Hello mga teachers, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, pag-uusapan natin yung three different types of assessment. So meron tayong assessment of, assessment for, and assessment as learning. So let's start with assessment for learning. Question, ano pong Tagalog ng for? So that is para sa. Okay, hindi apat ha. Assessment for learning, para sa pagkatuto. Okay? So, assessment para sa pagkatuto. So, tandaan nyo, assessment for, this is done before instruction. O, bago tayo magturo, ito yung ginagawa natin. Okay? So, ano po example natin dito? We have the formative test, summative test, formative test, placement test, and diagnostic test. Okay? So, para saan po yun? To certify the mastery of the prerequisite skills or prerequisite skills or prerequisite knowledge. Okay, ginagawa natin to para makita natin kung na-achieve na ba ng bata yung mga topics or knowledge na dapat alam na nila bago ituro o mag-introduce ang panibagong topic. Okay, so sa formative naman, ang example natin dyan is yung quizzes. Para saan pa? Para ma-check natin yung progress ng bata kung gaano na karamay natututunan nila and yung kanilang learning gaps, kung ano pa yung mga hindi nila natututunan. Okay? So, yun po yung sa assessment for learning. So, para saan po yun? To improve the teaching and learning process. For example, meron pa palang hindi natutunan yung bata. So, ang gagawin mo, teacher, improve mo yung instruction mo or pwede mong i-modify yung activities na sinet mo sa, or pinagawa mo sa kanila. Kasi merong hindi doon effective sa kanila. Okay, so ginagawa si assessment for learning to improve the teaching and learning process. Okay, so that is assessment for learning. Next, we have assessment of learning. Ano pong Tagalog ng of? Pag of, ng. Okay, assessment ng pagkatuto or ng natutunan ng bata. O, so parang mas madaling siya maintindihan, assessment ng natutunan. So this is done naman after the instruction. So we have the summative test. Okay, so para saan po yung mga summative test natin or yung assessment of learning? To assess what students have learned. Kung ano na po yung mga natutunan nila or ano yung mga natutunan nila within your unit or within the quarter. So mga example natin dyan is yung quarterly test, periodical test, unit test, chapter test. Okay, yung mga nire-record natin. Kasi kapag assessment for learning, hindi po natin yung nire-record kapag assessment of learning lang. Tandaan nyo palagi, kapag assessment nyo, dapat palagi siyang suitable or match or aligned sa sinet nating learning objectives. So for example, ang learning objective mo is that the students will be able to add two-digit numbers. So kung yun yung objective mo, kailangan ang assessment mo is aligned. For example, yun yung objective mo, kailangan ng ang assessment mo is yung exam, kailangan nag-add yung mga students ng two-digit numbers, hindi three or one-digit number. Kailangan two-digit numbers, okay, para align, or hindi ka nagpapasubtract. Okay. So again, ang purpose niyan is to certify the students' competence. Kung na-acquire na ba ng mga bata yung competence na isinet mo within your quarter. Okay. Next, we have assessment as learning. Ano pong Tagalog ng as? Okay, assessment as learning bilang pagkatuto. Okay, so pag S, tandaan nyo as self-assessment. This is done for the students and for the teachers. Ginagawa ito ng mga bata at ng mga teachers. Okay, so para sa mga bata, ito po ay continuous process. O pwede na rin sa mga teachers, this is continuous process. Again, ang purpose natin dito is to assess their own learning. So, yung mga bata, kung ako yung bata, check ko kung gaano nakarami yung natutunan ko. Okay? So, ganun yung ginagawa. Pero kapag teacher ka naman, i-check mo naman kung ano yung role mo. Ginagawa ito para malaman yung role mo sa assessment process. Okay? So, yun po yung difference nung tatlo. Okay, sige, check natin kung natutupo kayo dito sa ating discussion. Let's practice. Sabihin nyo lang po sa akin kung assessment as, for, or of learning. Okay, handa na po ba? Sige, pakiaral po muna yung mga notes nyo dyan. Okay, so let's start. Kapag periodical test, this is assessment of learning. Assessment of learning. Next, we have diagnostic test.
assessment for learning. Next, we have rubrics. O yung mga rubrics na binibigay sa mga bata, that is assessment as learning. Self-assessment po ito. Okay, next. Formative. For formative before, that is assessment for learning. Next, to assign grades. Para mapagbigyan ng grades, that is assessment of learning. Next, continuous. Tandaan niya pag assessment as, that is continuous process. Next, quiz. Assessment for learning. Next, chapter test of learning. Assessment of learning. Next, as learning. Next, summative. That is of learning. Okay, so that's all for today's video. So, para mas ma-inspire pa po ako mag-upload ng mga maraming videos, please click like and subscribe. Thank you so much!